Ngayong nagsimula na naman ang mas mahigpit na health restriction sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Angeles City, nababahala na ang ilang kabalen sa posibleng epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ang ilan kasi sa kanila hindi na alam kung paano kikita ng pera para may pangtustos sa pangangailangan ng pamilya. Tuwing may lockdown, humihinto lamang umano ang kanilang trabaho pero ang gastusin, tuloy-tuloy. Araw, dati-dati, makakauwi kami ng mga 1,000, ganon. Ngayon, mga 300 na lang. Hindi na magpagkakasya. Lalo na ngayon, sir, ang trabaho, skeletal. Anong gagawin ng tao? Agad namang nilinaw ng provincial government ng Pampanga na walang lockdown na ipatutupad sa lalawigan. Subalit, doble higpit daw muli ang provincial IATF sa pagpapatupad ng mga health at safety protocol upang hindi lumobo ang kaso ng COVID sa Pampanga. In a way na yung mga walang face mask, face shield, huli po tayo ulit. Pinayuhan naman ng Okta Research Team ang publiko na mag-personal enhanced community quarantine. Ayon sa grupo ng mga eksperto, kung posible ay mag-work from home na lang muna ang lahat ng empleyado at iwasan ang shuttle o public transportation na pwedeng pagmulan ng hawaan. Iwasan na rin naman ang pagpunta sa mga mall o restaurant kung hindi naman kailangan. Sa nakalipas na araw, nakitang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa ilang parte ng bansa na iniuugnay ng mga eksperto sa pagluluwag ng ekonomiya at hindi pagsunod sa health protocols. Sa latest COVID-19 bulletin ng Pampanga, 8,253 na ang naitalang confirmed cases. 7,255 ang recovered, 439 ang namatay at 559 ang active cases. Nag-roll out na rin ang higit 800 doses ng Sinovac vaccines at lampas 5,000 doses naman ng AstraZeneca vaccines para sa mga medical frontliner ng probinsya. Inaasahang sa second quarter ng taon ay magsisimula na rin ang pagbabakuna sa iba pang kabalen. Rainiel Pawid, CLTV News. We'll be right back.